Why do you look so nervous? Okay, so we're gonna play a game. Are you ready? Yeah. Do you see these toys right here? Yeah. I think these one are your favorite ones, right? These Teeny Mates, they're all baseball and basketball players. Okay, so what I want you to do is I want you to sort through them. What? So sorting means to separate them by a similar trait or characteristic. So you probably still don't know what that means. Let me explain it in kids' terms, okay? So for all of the players that are red, I want you to separate them. So separate them from everybody else. Find the ones that are red. Those are all five. Red so far. Good job. Okay, so now you know to separate those that are different color, right? So blue, you chose the blue one. So why don't you pick all the blue characters and separate them? One. Okay. Two. All right. Three. Good job. Four. Mm-hmm. Five. All right. Six. Okay. Oh, we have two more left over. Are these the same color, guys? No. Okay, so what do we need to do? We have to do one. One for each group. Okay, one. So separate that one and separate that. Okay, so just by looking at the group of players, which one do you think has the most? This. This one? Yeah, because this has five, this is one, this has one, this is seven. You are so smart. Wow, good job, Bryce. You're very articulate and very detailed. I'm really impressed, actually. Good job, buddy. Thanks for teaching me. Boom. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan namin. Ngayon po, magluluto ako ng sa wikang Ingles, tinatawag nila ito, yung chocolate meat. Sa Tagalog, dinuguan. Sa Kapampangan, tindad. Ngayon, ang mga ingredients ko pong gagamitin ay ito, New York steak, dalawang piraso, honeycomb sa wikang Ingles, pero honeycomb sa Kapampangan, tribe? Pero bang tawag sa Ingles? Honeycomb tribe. Honeycomb tribe sa Ingles, okay? Yeah. Ngayon, sa Kapampangan, tinatawag namin labot o kaya tuwalya. Tuwalya, labot, okay? Ito naman, pork stomach. Pork stomach. At sa salitang Tagalog, ayan ang... ano ba yan? Bito ka ba ng baboy? Ano bang tawag yan? O, at siya ng baboy? Anong, kung ano?
kung anong ang tawag dyan. At naku, ito eh, bahala na. Okay. Sa ito, pork stomach ito. Pork stomach, okay. Yeah. Ngayon, ang mga sakap po ay 3 tablespoon of oil, cooking oil. Mm-hmm. Ito, 2 sibuyas po. Kasi yung sibuyas? Isa, ay, kama, what do you call it? Garlic? Garlic. Sorry. 2 po ang ginawa ko. Kasi yung kalahati, pag pinakulo ko ito, gagamitin ko. Yung kalahati naman, pag nag-saute na ako, nag-isa na ako. Yung sibuyas, ito, hinati ko ng into cubes. 2 rin. Ilalagay ko ito pag sinahog ko na lahat ng mga ingredients. Pero yung isa, gagamitin ko sa pag-saute. Ngayon, 1.5 tablespoon po ng paminta. Pepper. At saka 1.5 tablespoon of iodized salt. Ito po ang ano, ang vinegar, 2 cups of vinegar. At saka maglalagay ako ng jalapeno kasi ito pampanggana ng pag kumakain. At saka isa pa, kung may jalapeno, nakakatulong din sa pag-alis ng lansya ba? Yeah, lansya. Ganun ba? At saka ito, hard po ng ano, ng blood, yung pork blood. For the sake of viewers po, at kami po ang dalawa na ni Rose, Charles and Rose TV. Ito pong ihalo namin sa dinuguan, pasintabi po sa mga kapatid nating nanonood ngayon na hindi po kumakain ng ganitong pagkain. Itong tinatawag na chocolate meat, dinuguan, tintad. Pasintabi po sa inyong lahat na may kahalo pong dugo itong yung kaya heart. Yung tinatawagan natin ng yeah. Yeah, tinatawagan nating dinuguan. Yung pong ang isasalin namin sa amin sa dinuguan namin ni Rose, yung pong heart. Hindi yung liquid. Hindi po yung liquid. Kasi po, depende po sa kumakain ng dinuguan. Kagaya ng si Rose, pag magluto po kami ng dinuguan. Hindi malapo. Hindi po nilalagay namin yung parang liquid. Kasi po, yung dinuguan namin, ayaw namin lilitaw na medyo maitim. Kasi kapag binilagay mo yung liquid, parang maitim ang sabaw. Kami ngayon, hindi. So, next step po, ipakulo natin itong pork stomach. Ayan, ilagay natin dito. It takes 15 minutes. Pag hindi po well done, ha? Half cook lang. Para it's easy to cut. Okay. Ayan. Ngayon, easy yung iwahin, ano? Yeah. Okay. So, 15 minutes po. 15 minutes. Ngayon, ito naman honeycomb, tripe. Sa kabilang o tuwalya o labot. Tuwalya o labot. Labot. Ewan ko anong tawag dyan sa Tagalog, pero sa Kapampangan po, tinatawagan namin ng tuwalya o kaya labot. Yeah. So, 15 minutes din po. So, ano ba ang tuwalya o labot? O yung, ano ba yun? Baka din yan, di ba? Yung baka din, yeah. Tripe. Yeah. Baka rin. Baka okay. Rin, yeah. Okay, hindi baboy. Okay, hindi. Okay. Tapos, next. Habang inihintay po natin na lalabot yun, to save yung time, hatiin natin ito into cubes. At New York steak pa ang inalo mo sa dinuguan natin. Yeah, kasi ganyan na. So, ang gawin ko po, i-cut kong into cubes ito. Kasi madali pong, madaling... dinuguan lang at ano yung steak pa. Steak pa, ha? Ang kapal pa ng ang kapal pa ng New York steak na hinahalo mo lang sa dinuguan na ba? Sosyal, ha? Anyway. Continue, Chef. Ipagpatuloy mo. Ayun, habang inihintay natin yun. Ayun, yun, pinag-cut-cut mo na, no? Di ba? Yeah, kasi mag-i-shrink po pa po ito. Ganyang kalaki. Hindi ko na po inalis yung edge ng taba nito kasi kaya
3 tablespoon lang ano mantika yung ilalagay ko. Masarap din po ito. Yeah, tsaka yung beef o steak, pag inalis mo yung ano, hindi naman na amad yun eh, parang ano ba yung fat niya, hindi po masyadong malasa kung alis natin yung konting mantika sa gilid ng steak natin. Ito po, ganyan. Masarap po ito. Ngayon, pag hinalo po yung ano, ilinagay yung vinegar o yung suka, huwag po ninyong aluhin. Pabayaan po ninyong kumukulo. Kasi, ano, mag-iiba yung lasa. Magkikita, tsaka tignan po ninyo kung kano kadami yung meat ninyo. Baka sumobra po ng suka. Baka magkikita po ninyo yung mukha ninyo. Nag-i-stead na naka-smile kayo ganyan. Magiging sukang asim. Mahirap pong magluluto ng paksiw. At saka ano, at saka yung dinuguan. Totoo po yan. Ang pagluluto talaga ang paksiw ay may kasamang vinegar, so suka ay kailangan tansyado ang alat at saka tansyado ang asim. Mahirap pong lutuin. Mahirap pa lutuin ng ano eh. Hindi basta-basta po nakakaluto ng ano, ng dinuguan. Ito po, pwede nang hiwahin. Pwede nang ikat. Paste lang po pag kinat ninyo ito para may hugis naman. Ganun po, oh. Ganyan. Style po natin, oh. May arti pa yung pang, ano, panghiwa, siyempre, eh. Siyempre, para pag kumakain ka. Para kang kagaya ngayon at bago ata ang gupit mo. New look, new haircut. Kagaya din po ng dinuguan, ang paghiwa daw ng ano ba yan, yung honeycomb tripe. Tripe yan ba? Stripe? Yeah. Yeah. Tripe. Honeycomb tripe. At yung tinatawag na labot o tuwalya sa salitang kapampangan. Ayun. Habang inihiwa-hiwa at yung palagay ko, yung stomach ng baboy doon na kumukulo-kulo doon ay malapit na rin. Ayan. Nandun ka rin sa TV ah. Ano ba niluluto mo dyan? Yung bang torta version? Para si torta version. Ito po, tapos na rin yung pork stomach. Ready to cut na, pero hugasan pa uli. Ito po, pinuhugasan ko. Pagkatapos pinakulo. Tignan ninyo kung may taba pa. Wala naman, malinis na malinis eh. So, ready to cut na. Pag-iwa po nito, ano rin, yung paste lang. Kagaya ng honeycomb tripe. Ayan, paganyan po. Oh. Basta tipalo lang ninyo yung ano, yung hugis ng pork stomach. Ganun-ganun lang po, easy. Ayan. Madali lang po. Oh. Oh, the other side. Oh. Ito naman, pagkatapos yung sa gitna. Oh. Oh.
Dali po. Masasanay din kayo. Ngayon to, atin mo muna dito para easy to, ano, to cut. Twist lang ganyan. Oh. So, medyo malaki. Sarap po ito. Talaga nga, new look ka ngayon. Bago ka nga talagang gupit. Anak ko. Oh. Okay. Ano ang ibig sabihin? Eh wala. Ayun lang. Kailangan ako eh magpapagupit din. Ayan. Magiging, ayan po. At same procedure ang ginagawa ni Chef Rose. At ayak po ay... hanggang matapos ito at next move na siguro sa ilang saglit lang po. Ayan po ang image ni Chef Rose ngayon. Basta po kayo lahat dyan. Magandang buhay. Yeah. Ano yan? At ang magigisa ka mamaya, no? Eto, hinalo ko na po yung ano, yung beef, yung New York steak at saka yung honeycomb beef tripe at saka yung pork stomach. Linagay ko na rin po yung garlic, onion, salt at saka pepper. Pag kinombine ninyo po lahat ng ganyan, huwag ninyong anuhin kasi masisira yung lasa. Mahirap pong maglagay ng ano yung vinegar, maselan, kagaya ng paksiw. So wag po ninyong aluhin. Pag nakikita nyo nang nagbo-boil, doon mo i-stir. Doon mo i-stir at katapos maglalagay ka na ng tubig noon. Yeah. Mga ilang tubig? Mga 3 cups of water. Okay. Yeah. Ayan po. Kaya pakuloy nga. Habang hinihintay natin kumukulo yan, ayan, naglagay ka na ng lagay na ako ng mantika at saka bawang. Bawang, cooking yung, oil yun. Yeah, yung bawang, kailangan light brown. Mm-hmm. Para yung mag-absorb yung ano, yung lasa. Mas masarap kung ano, light brown. Pagkatapos, ilalagay po yung cubes na onion. Ihalo ko na. Pag kumukulo na ito, kung may tubig na, doon ko ihahalo. Okay. Pag kumukulo na yung tubig, doon mo ilalagay yung ano, yung pork blood. Mm-hmm. Then pakuluin mo na naman and then scoop mo yung nasa itaas. Eh pakita natin mamaya. Okay. O sige. Ayun, light brown na ba 'yan o hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Pag light brown na po, mamaya ilalagay na natin po ang sibuyas. Ayun, ay yung sibuyas nandoon. Ito po, kumukulo na. Haluin ko. Pwede lang haluin pag kumukulo na. Pagkatapos, lalagyan po ng tubig, 3 cups. The same pong procedure, wag rin yung haluin. Antayin kumulo. Antayin mo ng kumulo. And then, ilalagay po yung pork blood. Tapos na noon, scrape natin yung ano sa itaas. Yung dumi o ano. Go. Ito po, kumukulo na. So, ilagay natin yung ano, yung pork blood. Pag ano po yan, nakikita ninyo yung paligid dyan sa side, scoop natin yan. Tingnan po ninyo, ha?
scoop natin yan. Hintayin natin kasi kumisan may linis ko ng dalawang beses, pero pag ano, scoop din po ninyo yung nasa itaas. Ano, kasi kung ilalagay mo yung cover pag overflow, para hindi masyadong madinig yung blower. Tignan nyo. Ayun. Kumukulo na. Basta pa tignan ninyo. Pag kumukulo na, ilagay na ninyo yung ginisa. No? Yung sinutay natin, garlic, at saka yung sibuyas. Kaya po na sinabi ko sa inyo, alam ko kung tama ang timpla sa amoy lang. Ihalo ko. Kung yung asin at saka yung suka. Ngayon, ito po, itong jalapeno, ilagay na natin. Pampalis na lasa. At saka, napakasarap. Amuyin ko po kung tamang timpla. Ayun po ay nakikita nyo lang at hindi nyo natitikman. Naku, look, mukhang ang masarap. Pero, sorry po. At, ayun, inamoy lang. Kulang po ng konting asin lang. Konting-konti. Konting asin, okay. Tandaan nyo, walang ano yan. Baka mayroon kang nakalimutan, ma. Wala, hindi. Alam mo naman, hindi ako gumagamit nun, yung MSG. Ayun, ang sinasabi ko. Ang sekreto MSG natin, yung pagmamahalan lang. Ayan na naman. May kasamang pagmamahal ang pagluluto. Yeah. Okay. Saka palagi naka-smile. Ayan, ready na po. Ready na. Ayan. Mamaya. Thank you very much for supporting us. God bless you all. Stay safe. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Kung nasaan man kayo, magandang buhay. Hanggang dito na lang po, Kakuyog. At maraming salamat. Iyahin na doon sa lamesa. Yeah. Okay. Iskop na naman yun. Tignan ninyo. Ito po ay finished product na. Nagahin na po si Rose. Ito. Ako. Talaga naman eh. Kita nyo. Napakasarap. Kitang-kita ang sarap. Okay. Hello. Hello. Hi. Kain na po tayo. At itong pagka, itong luto ni Rose na dinuguan ay ito at napakasarap. Tiptad! Tiptad means that's in Kapampangan, tiptad. Okay? Alright. Ay, English. Tignan mo natin. The chocolate natin. Meat. Yeah. Chocolate meat. I already ate my plate though. Yummy? Mmm. Yummy. Yummy, 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 yummy. Sarap. Mm-hmm. Grandma makes it the best, guys. Mm-hmm. Just so you know, that's a little hint. Shh. Mm-hmm. I'm eating a fruit cup. Mm-hmm. Napakasarap. It's that one.
Kain na, ma. Kain na. Kain mo ito tayo. Yung mo, bate. May isa, ma. Which is good. Ha? No, get up and then... Ano ba ito? No. Wow, you almost finish your... Okay. We are in a tripod, so... We don't have a cameraman. And here you go. Mmm! Napakasarap. Hmm. Dapat nito, ma, eh, mayroon tayong ano? Ano? Bagel? Pinapay. Ito. Yeah, bagel. That's with the Philadelphia cheese. Philadelphia cheese? Mm-hmm. And this is Dennis. Okay. Oh, I have to... Grandma got her haircut. Yeah. Kain na po tayo. Salamat. Dinuguan. Jason said salamat. 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 Okay, you're done. You can do your work now. Your homework. Okay, do your homework. Go. Bye. Uh-huh. So then you have to go back to school. No. I have to go back to school. Okay, you go back to school? Yeah, I'm just eating this fruit cup. Alright. All okay. Done. Thank you, ma, for the... You're welcome. For the dinuguan. Again, kami po ay humingi ng paumanhin sa mga kapatid natin na o mga viewers natin diyan na ika nga eh, ito pong pagkain kinakain namin ngayon ay inalun po ng konting ano alam mo na eh, kanina yung sinabi ko kanina at pasensya na po sila at ito at ang kinakain namin ay tinatawag na dinuguan. Kain po. Sana po ay na-enjoy yun itong aming detailed episode at hanggang sa muli po mga kapuyog. At sana ay natagtagan pa ang mga kaalaman nyo sa aming pag-vlog na dito at sana ay mag-comment kayo at mag-comment po kayo at at the same time mag-subscribe at share nyo sa mga kaibigan nyo at yan lang po. At hanggang dito na lang. Magandang buhay. Charles and Rose TV. Thank you, ma. Bye. Eating the duck, okay? What are you thinking again? The duck? We're eating the duck. Okay. Okay. Yeah. But Americans call it chocolate milk. Chocolate milk. Okay, alright. Okay. Let me see. How does it taste, Mason? Amazing. Amazing. It tastes like something's like popping in my mouth. Flavors of color. Okay. But I already ate my plate. I'll get ready now and I'll eat too, okay? Hold on. Okay. Okay, and I'll be right there. Kumain na po tayo. Eh, kasi tumayo ako, humingi pa na. Ang Mr. ko si Charles, humingi pa ng isang bowl. Kain po uli. Ito, pating kanin, kasi may bagel pa po kami, tsaka Dennis. Tsaka mag, ano ka pa, yung... Mag-juice ka pa. Mango juice.
masasabi ko lang po, hindi sobra yung binigay kagaya sinabi ko kanina. Pag masyadong maraming suka, nakikita mo yung pagmumukha mo. Parang sukang asin. Pero ito, ay naku. Judith! This is for you, Judith! Yung pamangking ko sa Susun, California. Shout out! Judith, o, kanyama, no? Kain po! Tsaka si Jerry, Jerry Mercado. Napadami yata ang kinain ko. Nice na to. Salamat. Okay. Tayo ay temporary magpapaalam tayo uli at maraming salamat again sa panonood sa amin at sana at nasiyan po kayo. At palagi po ako nagpapala at nagkakapinis sa inyo na sana po ay mag-subscribe kayo at mag-like, shares, comment para palagi kami pong gaganahan dito sa mga aming pagbibideo sa inyo. Magandang buhay po mga kakuyog at muli kami pa ay nagpapaalam. Ngayong araw na to, tingnan natin kung ano pang mapipili na. Ano, una ko, pinipili ko yung New York steak. Ito po. Kain po. Bye-bye! Salamat! Naman! 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 Kari! Naman! Dakal salamat! Stay safe! We love you all! We love you all! God bless! Ingat palagi! Bye!